Hello sa lahat. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin bakit marami pa rin mga Pinoy ang gustong mag-apply dito sa bansang Saudi Arabia kahit alam naman natin na napakadelikado daw dito sa kanilang bansa. Lalong-lalo na sa mga HSW, yan yung bagong tawag ngayon sa mga domestic helper. Way back 2000 DH ang term dyan. Ngayon naman ay binago na nila. Household service worker. Tara, alamin natin. Ipapakita ko sa inyo, mga kapatid, mga rason kung bakit marami pa rin nag-a-apply dito sa bansang Saudi Arabia or sa Middle East na kahit alam nating delikado. Ito yung mga rason. Tatalakayin natin yan, guys. Lahat ng mga yan, isa-isahin natin. Ipapaliwanag. Ang cash assistance, guys, mula sa agency ay isa din sa mga dahilan kung bakit marami pa rin ang nag-a-apply dito sa bansang Saudi Arabia. Merong agency nagbibigay ng 10,000, meron naman 15,000 para sa mga aplikante. Dito lahat kukunin yung mga gagustusin mo habang ikaw ay nagpo-proseso ng iyong mga papel. At yung matitira dyan, guys, ay pwede mong ibigay sa iyong pamilya bago ka umalis ng ating bansa. At habang nasa accommodation tayo, nag-a-apply, lahat sagot ng agency ating mga pangangailangan mula sa transportasyon, sa pagkain, almusal, pananghalian, at hapunan, lahat yan sagot ng agency habang tayo ay nasa accommodation. Thank you.
At napaka-easy lang ng requirements nila, guys. Kahit elementary level ka lang, high school level ka lang, as long na fit ka para magtrabaho dito, ay matatanggap ka. Hindi na kailangan ng work experience, skills, as long na kaya mo. Kaya marami ang nag-a-apply talaga dito, guys. Dahil napaka-easy lang mag-apply dito. Wala ka nang ilalabas na pera. Lahat sagot ng agency. Kaya sino ba naman ang hindi sumuka mag-apply dito, lalo na sa mga kagaya namin nangangailangan na walang mapagkuhanan ng panggastos para makapag-abroad. Kaya dito na lang talaga, dahil lahat ay libre. Ayan guys, ipapasilip ko sa inyo ang contract agreement dito sa Saudi Arabia. Nakasaa dito na dapat mayroong isang rest day per week ang isang HSW or ang kasambahay. Pero hindi yan nagagamit ng mga HSW dito. Sana ay matuunan din ng pansin ng ating pamahalaan sa Pilipinas o lahat ng mga ahensya na konektado dito sa mga OFW, lalo na sa mga kasambahay, na sana ay mabigyan pansin na sana magkaroon din ng day off ang mga kasambahay dito sa Saudi Arabia. Salamat sa inyong panonood, guys. Sana kahit papaano ay meron na tayong mauhang kaalaman.